mag-init at pinag-uusapang love team ng Rancab. Handa na silang sumagot sa mga binabato, pinupukol sa kanilang iso. Mga agaw, hindi bagay, sila pa rin. Sana wala na lang. Hindi na kami mag-follow sa Rancab at kung ano-ano pa. Ito na ang oras na ating pinakahihintay. Ladies and gentlemen, we have Milmi, Miles, and Mitch. Kamusta muna kayo? Kabato. How about you, Miles? Ready na sabihin ang totoo. Oh my gosh. And let's start the tough question, Mitch, for you. Ano ang reaction mo nung ikaw ang napili ng management na i-partner ka para kay Miles? Actually, to be honest, noong una, medyo nasaktan din talaga ako kasi may nabuna po kasi kami yung bonding nila as a love team po. Pero at the same time, kasi rin po kasi may chance po kong makabonding din si Miles as his new partner po. Mm-hmm. Miles, nung nalaman mo na papalitan si Lian at ang ipapalit ay si Mitch, ano yung initial reaction mo to sa changes? Siyempre ako, nagulat talaga ako. Kasi marami nakilala talaga kami nung panahon ni Lian kasi grabe, sobrang nag-click yung mga content namin. Hindi namin din inaasahan yung na mag-click kami. Tapos, nung nalaman ko na pinalitan na ni si Lian, ni Mitch, okay lang din naman sa akin kasi wala na akong problema kay Mitch kasi ang kailangan susunod pa rin yung management namin kung ano mang iba to sa amin, kung ano mang challenges ang bigay sa amin. Sunod lang kami na sunod kasi pinu-view kay sarili ko as a talent lang. Totoo ba, nung nandito pa si Lian sa Rancab, may lihim ka ng pagtingin kay Miles? Wala po. Kasi, ang laki po kasi talaga ng respeto ko kay Lian as Miles' past partner. And sa tingin ko po, yung respeto ng yun, parang delikado ko kasi kung magkaka-feeling sa open guys. Parang masisira ko yung friendship niya. Yan po yung masisira. Ikaw, Kuya Miles. Siyempre, Miles, nakita mo si Mitch, maganda, di ba? Ang puti, ang sexy, di ba? Hindi ka ba na-in love kay Mitch? Yeah, to be true. Ngayon ko lang ito sabihin sa akin. Lalo ako siya yung first one ba? Kasi ganda yung mukha siya. Pero, siyempre, respect ko nun. Kasi panahon pa rin nung Emilian eh. So, wala ako respect yung love team namin. So, kailangan, dito stable lang. Hindi ko pwedeng sirain yung friendship namin ni Mitch. Siyempre hindi yan. Kasi aware ako sa mga tao sa pagkakit. Mitch, totoo bang ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Lian sa Rancab? Kung ano man yung reason behind that decision, nakakasigurado po wala akong nalaman din kasi wala naman akong ginawang masama kay Lian. Nung umalis si Lian sa Rancab, Miles, nasaktan ka ba? Nanghinayang ka ba? Or sana, anong pumasok sa isipan mo nung nawala siya? Para sa akin, 50-50 ako nanghihinayang ako kasi yun nga, nakilala kami as a partner na yun, kinikilig natin. 50-50 kasi isa sa inside anong mga reaction mo, Mitch? Ang dami na sasabi na mag-ago ka, malandita. Hindi kayo bagay. Ano mo sasabi mo sa mga
grabe yung mga mapanakit na salita about you. Kaya sa mga bashers mo. Ahas ka daw. Ayan, naikap. Mga agaw. Pero Mitch, to be honest, I feel that somehow you're a little bit affected. Kasi bukod doon, kaibigan mo din si Lian. Malalim mong kaibigan din si Lian. Gaano kalalim na kaibigan mo to, na kaibigan mo si Lian? Napakalalim to the point na siya yung tinuturing ko, literal na kapatid ko talaga ng babae. She was my best friend kasi. She was my best friend. And nung nalaman ko na yung decision siya na yun nga ang restaurant, parang yung feeling na parang bigla akong nawala ng kapatid sa na babae. Kasi at marami naman kami yung babae, pero si Lian kasi talaga yung pinaka-close ko na tayo. Kaya masakit ko sa akin. It's me, Maya, sorry. Nag-uusap mo ba kayo ngayon ni Lian? Hindi na siya. Wala akong karapatan para ako yung mismo mag-approach sa kanya. Ako yung magsasorry sa kanya about sa batahan, sa nangyan. Eh, ganito kasi yan. Nung panahon namin dati, nagkagusto din talaga ako ngayon yan. Kasi gusto ko, healthy lang yung relationship namin diyan, gano'n. Pero hindi yun nagkagusto as a jowa pa. Alam mo yun, crush ko siya, gano'n. Comfortable din yung kasama mo siya, look forward mo lang ibang so, kasi dati, palagi kami magkausap noon. And then, dumating sa point na nung simula na rin medyo nagkakausap ko sa mga animation, si Lian, kasi parang na ano siya, na OP daw siya. Out of play. Out of play siya. Parang, na, ano, parang iba yung tingin niya sa amin ni Mitch. Kung parang tingin niya sa amin nung simula nung nag-approach na ako sa mga parang, nag-propose sa mga kasi hindi naman kasi pwedeng
si Rian lang kasi yung ano, yung mundo. Doon lang umiikot yung mundo eh. Kasi syempre kailangan mo din explore yung mga tao na sa paligid mo. Kasi ang pangit din nung wala kayong relationship ng mga kasama mo sa paligid. Kaya yun, nung naisip ko yun, medyo na ano lang ako, parang tawag dito, parang nawalan ako ng gana. Kasi sobrang talaga yung panahon, sobrang talaga yung ano ba tawag din yung selos? Kasi sobrang talaga yung selos niya, yung parang yung pag-overthink ka sa amin dalawa. Ah, nag-overthink si Indiana. Overthink siya. Kasi nung panahon eh, hindi naman kasi na talaga kami nag-usap ni Mitch through chat. Nag-usap na kami lang once na nag-usap. Pero iniisip din niya na nag-uusap kayo? Yes. Nag-overthink kasi siya na baka may other conversation na siya. Doon nagsimula yun, and then, panahon na yun, nawala na talaga ako nag-aaral sa kanya, hindi na ako mag-chat. Never ko na siya niyayayan ang interview ko ngayon yan. So, parang balik back to normal kami na nag-usap lang kami dito sa studio sa pagkakaroon ng talagang. Yun, Mitch, nag-usap pa ba kayo? Ano yung last conversation ninyo ni Lia? Do you remember? But you have an exchange of sweet messages. Mga malabingan, hello, kamusta ang ganyan. Kailan na-stop yung messages? Yung mga po lang, umalis ko si Pilip sa lahat ng nagulat na lang po, like, days after yung nang nangyari yun, she unfollowed people. Lina unfollowed ka ni Lian? She unfollowed. Lily? Pati ka? Parang nandag mo ka kami ang may kasalanan. Ano yung last message? Last message pa namin yun is nagtatanong pa siya sa akin ko ano yung content. So wala nang follow-up? Nung kasi minsan gusto ko siya. Totoo. Gusto ko siya minsan kasi gusto ko din makita ko ano yung nangyayari sa akin. Totoo naman. So, nakita ko, unfollow na siya sa akin. Pati sa Facebook, unfollow siya sa akin. Umulat lang ako. Bakit siya nag-follow? So, yun lang yung parang kinu-question ko pa din ang gano'n yun. Oo, na parang mind-boggling pa rin siya. Ano? May nag-follow ni Lian, wala naman ginawa. Ano naman siya sinaktan? Oo, meaning ko, nasaktan ko siya. Time na tiniginaw ko na siya. Kung tiniginaw ko na siya kausapin, tiniginaw ko siya ng chat. So, feeling ko, yun na, nasaktan siya doon. Pero, the rest of that, wala naman isa siya. Kasi magkaibigan naman. Kasi simula pagkabata eh, friends ko na siya. Friend na kami. Kasama ko na siya sa mga commercial. So parang masakit din lang kasi childhood friend ko siya eh. So parang disappointed lang. Doon na rin, sa isang reason yan, doon lang magtitigil yung friendship. Pero paglilinaw lang po sa lahat ng mga Rantka viewers natin. Siyempre, hindi naman natin alam kasi baka yun ang coping mechanism or somehow to ease somehow yung pain. Siyempre, mahal, for sure ni Lian ang Ranka. Mahal na mahal niya si Miles, yung barkadahan, yung kaibigan, yung friendship, di ba? Pero napansin namin kasi Miles, nung panahon ninyo, nagko-comment ka sa mga post ni Lian. Tama? Bakit never ka nag-comment sa post kay Mitch na yun? Madali yung nasagot doon. Ayoko kasi gawan kami ng issue ni Mitch. Na isipin ng mga viewers na ba't nandito si Miles? Eh, may love team siya. Kasi, ang hirap din kasi mag-explain kapag yung mga viewers mo is mga, siyempre, mga bangla, mga minor. So, hindi nila agad-agad magigets yung point, yung explanation mo sa kanila. So, kailangan, play safe kasi ako dati. Kahit sabihin ko, may gusto ako kay Mitch dati, kailangan ko ba din gawin ko ano yung dapat at ko ano yung nakakabuti sa love team. Nice. Mitch, ganun. Kasi hindi nga siya nagko-comment sa mga posts mo. Anong nararamdaman mo? Parang hindi nagko-comment si Miles sa akin. Naiisip ko ba na galit yata sa akin? Sa akin, okay lang naman po. Kasi first of all, hindi naman po obligado si Miles na mag-comment in the first place. Kaya wala akong problema kahit mag-comment mo siya or hindi. Ayan. Ito, sorry for the question ah. Kung babalik si Lian, anong mararamdaman ni Mitch? Kung babalik man po si Lian and kung ano man yung mapag-desisyon ng management plan,
ano yung dami ko niya din sa amin, movement. Very respectful ko rin kasi yung pinag-tabi, sila pa rin naman yung susunod and talent lang naman yung naman. Part of the work lang ko naman. Kaya, yun lang, respect lang ko rin. Ako naman, same kay Mitch na depende sa manager namin yun kung gusto niya ibalik at depende rin kay Ian yun kung gusto niya ibalik. Pero sa side ko, hindi na natin maaali mababalik yung past eh. Kumbaga, past is past. So, kung ano yung nangyari sa past, tapos na yun, kailangan mo na mag-move on and look forward ka na sa mga naka-red. Yung mga naka-abang na mababalik. Sa tingin mo, Miles and Mitch, sa tingin mo, babalik pa ba? Or may chance pa kayang bumalik si Lian sa Grand Cup? Para sa akin, wala. Kasi syempre, si Lian daw kasi sabi niya sa akin, ito daw ang pinaka-first ever management na sa Lian. So, baka, ang iniisip na nila ngayon, baka natawa na sila sumali sa mga kasi siyempre ang pangit yung first experience nyo dito, yun na, nag-issue ko niya. So, feel ko para sa akin, hindi na. Kasi alam ko naman na si Lian, meron din siya sarili po, alam siya ang sarili ng decision, so nasa akin siya. Ikaw, Ate Mitch, sa tingin mo, babalik pa kaya si Lian sa random? Para sa akin po, kasi, sa nangyayari, sa mga issue, parang yung mga fans is nagiging toxic na. And siguro, feeling ko lang ah, super nakasaktan si Liam sa mga nangyayari. Then, ayun, parang kasi imposible na. Kasi yun yun na, sakit ko na naranasan sa match. Kanina sabi ninyo na Miles and Mitch, na never na kayong nakapag-usap ni Lian, ikaw din as your friend si Lian, ganun din kayo sa image, sa Miles, never kinag-usap. Kung nanonood niyo si Lian sa vlog na ito, ano yung gusto niyong sabihin kay Lian na hindi niyo ma-chat, hindi niyo ma-message? Let's start with Mitch. To Lian, if you're watching this like right now, sana may time na makapag-usap ulit tayo kasi yung touring ko sa'yo is literal na parang kapatid ko na talaga. And ang sakit lang sa akin na parang nabaliwala yung friendship natin, yung bond natin sa isang iglap lang na na nangyari gano'n. Sana may time na in the future or someday na makapag-usap pa talaga tayo kasi siyempre, ano ang sabihin, sorry to what happened. Kung ano man yung mga meron sa nagawa natin simula pagkabata. At siyempre, masakit din sa akin yun na ganun na kabilis mag-end ang aking friendship. So sana, magbigay ka sa akin ng chance. Siyempre, magbigay din ako sa'yo ng chance na makapag-usap tayo ng maayos. Sana magkita pa tayo soon. At ayun, lagi lang din naman kami nandito para supportahan ka sa kung ano man mga bagay na kakasukses ng buhay. Ako naman siguro kung nanonood si Lian. Lian siguro click subscribe and hit the notification bell. Para hindi ko lang din. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin. Mamaya, sasagutin natin yan kung bakit nga ba talaga umalis si Lian. Maglalabas na tayo ng official statement ng Grand Cup Management. Pero bago yan, again, maraming salamat po. Tawagin muna natin lahat ng love teams ng Grand Cup. Join us here. And yes, kasama na natin ang entire love team ng Grand Cup. Ngayon naman simulan natin sa mga newest love team natin. So, ano yung mga masasabi ninyo or how will you handle bashing or paano nyo imamanage na yun sa love team ninyo ang mga bashers? Alam ka naman yung pinasok pa rin. So, mag-content na lang ako and enjoy. Exactly. For me po, aware naman po ako na hindi po lahat ng tao maa-accept kung sino po ako dahil may iba't ibang opinion naman po sila. Kaya kung ano po yung ginagawa ko na alam ko naman po hindi ko
hindi ikakasira ng iba at alam ko kung tama is pagpapatuloy ko lang po, eh, kahayaan ko na lang. For me naman po, dapat maging ready kami palagi regarding sa mga ganun. Lalo na yung mga negative comments. Kumbaga, turn those negative comments into positive na lang. Kumbaga, gawin mo siya bilang straight para magpag-uwi ka. Sagot ko. Siguro, ano, hindi na lang sila kapag mas mag-focus ako sa sarili ko kung paano ba i-improve para mas maging okay sa akin. And to our Jessie and Milly love team, though may mga negative, may mga bashers sa mga natatanggap, pero let's look on the brighter side. Sabi nga diba ni Capriona, on the silver lining of every situation. Ano masasabi natin sa ating mga supporters na lagi nandyan na nag-a-uplift ng ating mga emotions and mental health? Actually, na-appreciate yung mga pag-support nila sa amin. Kahit may nangyaring ibang sitwasyon, patuloy pa rin sila sumusuporta sa amin. Ang advice ko naman po sa aking mga supporters and supporters ng Love Team ng RunCub, thank you so much po and sana magpatuloy lang po kayo sa pagsuporta sa amin. And sobrang thankful po ako kasi syempre mahal niyo po yung mga past Love Teams pero nandito pa rin po kayo para supportahan po yung mga new Love Teams and mga new pasok ng mga talents dito. Thank you so much po. Ako po, I just wanna say thank you kasi behind all those issues na naganap sa amin, they still support us and yung Love Team namin yung guys. And I think the number one reason kaya ako isang support na is because you see potential sa aming dalawa. Kaya, thank you very much. Ako naman po, sa 7 years na magsisimula ng career ko, sobrang malaking pasasalamat ko talaga sa mga supporters ko simula pagkabata pa lang ko na ngayon. Dahil kung wala kayo, hindi ako makakaabot sa point na ito na nakilala na ako sa Facebook, sa mga ibang social media platforms. Kaya sobrang malaking thank you talaga kasi kayo ang nagbigay sa akin ng lakas, ng motivation para gawin ko yung mga karapat dapat para mag-success. Thank you so much sa inyong mga mensahe, sa ating mga bashers, at syempre sa ating mga loving supporters. And now, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang sagot sa tanong na bakit nga ba umalis si Lian Saranca. On behalf of the management, the information with regards to the Lian na pag-alis niya dito sa RunCub is because here in RunCub, we really take care of the mental, the emotional relationship of everyone. Bawal sa organisasyon, bawal sa RunCub management ang ma-fall in love sa isa't isa. When we talk about love team, it's just only a love team. It's only for content, not for anything na hindi pa mag-go beyond. And that's the reason why nang nagkaroon ng hindi masyadong maayos na pag-uusap between the management and with the parents of our beloved Lian. Kaya to save Lian and to save everyone in the relationship, napag-desisyonan ng magulang ni Lian na alisin na lang si Lian sa RunCub. And that's the reason why kung bakit umalis si Lian sa RunCub. Sana po matapos na yung issue about this, kung bakit pilit na tinatanong, sana mabalik na si Lian. Kasi po, walang kinalaman sila Mimi, walang kinalaman si Mitch, walang kinalaman ng bawat isa. Again, yung mga love teams po, we need to have a conversation with the parents and with the management. Labas po si Mitch yung sa usapan, labas si Mal sa usapan, labas lahat actually po with the usapan. It's only between the management and the parents of the person involved in that love team. Ayan po, di ba? Maraming salamat po. And of course, Lian, we are very happy kasi nakikita naman natin si Lian na very happy na rin siya sa kanyang Facebook, di ba? Nakikita natin. And we never close door of opportunity naman po. And also to be fair with Lian, again, we miss you so much. The family of Lian, sobrang nami-miss natin si Lian. And Lian, if you feel that you need also to clear your name, may gusto kang idagdag na information, we are very much willing na makausap ka at makasama ka dito sa RunCub Studio. Yep. Muli po, maraming salamat. Of course, our love teams,
At sa lahat ng mga kaibigan natin, sa mga commenters natin, sana ano, tigilan na natin kasi let's move on na, no? Move on na tayo. Masarap mag-summer, masarap maligo. Na pinag-uusapan naman natin sa Rantel page, sa Rantel YouTube, ay hindi naman puro asa na si Lian, di ba? Move on na tayo, guys. Padayon. Maraming salamat. Thank you so much. So guys, sana naliwanagan na po kayo sa issue po na nangyari sa amin. At yes, ulitin ko lang po, wala po akong kinalaman doon kasi we are talents lang po. So, ayun guys, bago magandang video na ito, gusto ko po pasalamatan ang UPH SD Molino Campus. So, thank you so much po. Thanks for nating Vision International para po sa products for our lives. Thank you so much din po sa nag-aalaga ng aming balat at ng aming mukha, the RM Face and Skin Clinic na matatagpuan sa Imus, Cavite. At nagpapasalamat rin po pala kami sa pamalakas ng internet namin na ang Fiber Blaze. At syempre, abangan nyo din ang 15th anniversary ng Rancav Management. And we are inviting everyone to watch our mall show this coming March 26 sa SM City 13 Marquez. At sa April 1, abangan nyo kami sa SM City Rosario. At guys, abangan nyo ang pinakabigati ng 15th year anniversary ng Rancav sa Robinson's Place, Imus, Cavite. Influencers na abangan nyo na ipopost namin sa FB page. Yay! Paano ba yan guys? Hanggang sa muli! Bye!